hapon mga ma'am, mga sir. Kung papansin nyo, siguro may nakikita kayong pagbabago. Wala ko side mirror. Pero mapapalitan din naman yung side mirror. Abang-abang lang mga sir. So today mga sir, ang ipa-vlog ko ngayon, yung technique saka review ko dun sa nakabit na Puma quick throttle saka RCB na braking system. So sabihin ko lahat yung mga naging observation ko dun sa simula nung kinabit ko yung ano, yung mga yan. Kung mapapansin nyo, naka clutch pump na ako na ano, na RCB. Wala pa akong vlog dyan. So ang unahin ko muna ngayon mga sir, itong review ko saka yung mga techniques ko kung paano ko kinabit tong Uma quick throttle saka yung RCB na braking system. So yun muna mga sir yung unahin ko. So saka ko na i-vlog yung impression saka yung mga techniques ko kung paano ko nakabit yung RCB na clutch pump o hydraulic type na siya. So hanap muna ako mga sir ng pwesto. Punta muna ako dito sa airport. Kung mapapansin nyo, ito yung previously kong ano, pwesto noon. So hanap, pag-forward ko muna sir ng video. A few moments later. So shout out muna tayo mga sir bago ko umpisahan tong vlog na to. Shout out kay Tariq Yasis, DLS Juventus 19, Ryle Johans Vargas, Kate Anonas. 10 seconds later. So unahin ko muna mga paps yung sa braking system muna tayo bago dun sa quick throttle. Sa front caliper muna tayo mga paps. Sa front caliper, ang naging issue ko dito, una muna yung issue pala sa braking system na RCB. Sa front caliper mga paps, walang problema sa braking. Ang ganda ng play ng brake niya. Kaso, nagkatalo tayo mga paps dito sa steel disc ng RCB. Kasi, kung makita nyo to mga paps, sumasayad. Ito, kung makita nyo yan, oh, ito mga sir. Sumasayad siya pag sudden brake o biglang pag-brake nyo mga paps. Sumasayad yan. Dito siya sumasayad. Oh. Ito banda kung makikita nyo. Nakachat ko yung mekaniko ng Racing Boy. Ang advice niya, so i-post ko na lang yung tignan nyo na lang yung combo namin. Ang advice niya sa akin, papamachine shop tong steel disc ng 1mm. Papagrind tong ano na to, tong mga to. Kasi ang reason, ang bracket o yung caliper ng front caliper ng Racing Boy na E-series,
hindi siya fit. Hindi ko rin masasabi na hindi siya fit, mga sir eh. Yung design kasi ng baso na to ng Raider 150 Fi, iba ang ano niya, iba yung sukat. Although nakakabit siya, oo mga paps, pero yung dito sa bandang baba pa sa Raider 150 carb daw na stock na baso, mas mahaba lang daw ng konti. Kaya walang sayad daw yung steel disc nila. Sa Raider 150 Fi lang daw may issue na ganun. Bali, marami na daw din palang naging ganun ng reklamo sa kanila ng Racing Boy. So, ibig sabihin, wala pang advice naman daw kung maglalabas sila ng para sa Fi na front caliper na RCB. Ano pa? Next naman mga sir, itong brake pump, rear brake pump na RCB na charcoal. Ang stock niya na ano, na brake pump, yung stock, yung Tokiko ba yun? Toyiko? Yun naman mga sir, yung stock niya na ano, na Allen type na screw, hindi siya match dito o hindi siya pasok. Kailangan yung mas malaking thread na ano, na bolt. Ang naging diskarte ko dito, yan, naging nut type na siya. Kung makikita niyo din sa ginawa kong vlog sa pagkabit ng RCB na braking system. Wala naman sa rear caliper naman mga sir, wala naman ako naging issue sa kanya. Okay siya, bumalik siya sa ano, sa parang normal lang. Ito, kung makikita niyo, free wheel, may free wheel na siya. Hindi tulad dati na ano, na walang free wheel yan. Nahirap siyang dati. Walang free wheel, masikip. Kumbaga naka-engage yung brake agad. Then tip lang pala mga sir, dun sa rear caliper natin. Yung dati ko, yung stock ko kasi na caliper mga sir dati. Ang naging issue ko dyan is wala siyang free wheel dati tulad nito. Ito, isang daliri lang to, kung makikita nyo may free wheel siya. Pero yung sa stock dati, ginagamitan ko pa ng force para lang mapaikot itong ano, itong rear wheel. Kasi ang naging issue ko dito mga sir, yung pagkakablid, tingin ko yun. Kasi sa totoo lang mga sir, bara-bara ba yung mag-bleed ng brake dati. So, ibig sabihin ng bara-bara ba ay kung mapapansin nyo, yung ibang mag-bleed dito sa nipple, mapalabas lang yung fluid dito, yun na yun, ganun na kadali yun, ganun lang, automatic yan, lock ko na yan. Kaya advice ko lang sa inyo mga sir, ubusin niyo yung hangin ng sa loob ng ano, ng caliper. Huwag niyo mamadaliin yung pagbi-bleed. Take your time. Kasi dati ang bilis ko lang mag-bleed talaga. Mapalabas ko lang kasi ginagamitan ko na transparent na hosto dati. Kaya naging resulta ganun. Pangit, kaya pinadiagnose ko pa yan sa Suzuki noon. Bakit ganun? Wala siyang free wheel. Dahil yung pala sa pagkakablid na pala nito, kaya nasira na halos yung pati tong pump ko. Pero tingin ko naman hindi naman nasira yung pump, yung stock pump ko nito. So choice ko na lang talaga na palitan siya. Tapos yung stock ko na pag sa pagtapak ng brake, ganyan siya katigas dati, pero ngayon ganto lang clearance niya dati, natigas. Pero ngayon, ganto na oh. Ganyan na siya. Aramdam mo talaga na kumakagat na yung preno. Tsaka mas mabilis ang response niya na ngayon, hindi tulad ng stock. Maganda na yung play niya. Tapos ito mga sir, yung sa para sa, hindi ko alam kung anong tawag dito mga sir eh. Parang wire clamp. Ito para to dun sa ano, sa brake light, rear brake light natin. Dito yan kinakabit mga sir. Ito, kung makikita nyo mga sir, dyan ikakabit to. Ito, mali kasi ako nang ginawa dito mga sir. Dapat
ginamitan nyo na lang ng pliers, hindi nyo na siya pinutol. Para diretso na siya, plug and play na siya dun sa E3 na lever. Magpapalit kayo. So, tip ko lang mga sir, wag yung puputulin to. Gamitan nyo lang pliers para mahugot. Tapos bago ko makalimutan, itong side mirror mga sir, hindi siya pwede sa E3. Yung stock side mirror natin, hindi pwede sa E3 to mga sir, ha. 8mm dapat. Ang stock size ng side mirror natin is 10mm. Kaya kita nyo, bumili ako ng clamp muna, pansamantala. Kaya kung mapapansin nyo mga sir, walang side mirror yung kaliwa. Kasi hindi ko pa nakuha yung binili kong RCB na side mirror. Yung RCB na side mirror mga sir, may kasama na siyang bolt na converter na 8mm to 10mm tsaka 10mm to 8mm para maikabit nyo siya. Ay, pahabol sa rear caliper mga sir. Sa rear caliper, wala siyang sayad kung makikita nyo mga sir. Ito. Walang sayad yan. Yan, wala. Okay siya. Walang naging issue ako sa rear caliper. Sa front caliper lang talaga. Pag sa FI mga sir. Pero kung papalitan nyo ng stock na rear disc para sa yung stock na ano, na stock natin na steel disc mga sir, wala siyang magiging sayad. Kaso yung stock na steel disc ko nito mga sir, iniwan ko dun sa bahay namin sa Bohol. Kaya ayun, pagbalik ko na lang siguro, pero pinag-isipan ko na lang, baka ipagrind ko na lang tong ano, papa machine shop ko na lang to. Basta sa mga naka-Raider 150 FI mga sir, 1mm. Kung mag-i-steel disc kayo na RCB. Pero kung hindi kayo mag-steel disc na RCB, mas advisable ko sa inyo mga sir na stock steel disc ang gamitin nyo. Yung stock lang nito. Ano pa? Sige, wala na siguro ako nakalimutan. So, next naman natin, yun sa quick throttle na mga sir. So, sa UMA quick throttle naman mga sir, first of all, talagang magkaka-issue ka talaga kasi hindi naka-design si UMA quick throttle. Wala talagang UMA quick throttle na para sa Raider 150 FI. Itong UMA quick throttle na to, para lang to sa Sniper MX-135. Itong quick throttle na to. Ang ginawa lang, convert lang. Ang naging issue dito mga sir, yan, ito. Ito mga sir, itong naging issue dyan. Kung mapapansin nyo, ganto na lang. Bago yung issue, yung throttle cable, ang ginamit ko dito mga sir is stock lang. Yung stock lang na throttle cable ng Raider 150 natin. So, ang naging issue, makakabit nyo siya. Makakabit nyo naman siya, pero hindi nakashoot to, tulad nito. Hindi nakashoot yan. Kasi ito, nirepair ko na to, ginawa ko na to ng paraan, hindi ko lang na-vlog. Para sumut siya. So, ang naging diskarte ko dito, nakikita nyo ito mga sir. Binuka ko siya, pinutol ko siya, tapos binuka ko para lang maging fit siya, para pumasok siya dun sa loob. Wala lang, kasi ginawan ko lang ng paraan. Kaso nga lang, hindi ko lang talaga na-vlog. Pero tignan nyo na lang yung itsura mga sir, kung paano ko ginawa. Ginamitan ko lang siya ng plies para pumasok siya sa loob. Kasi ang magiging itsura niya, kung hindi nyo siya ipapasok sa loob, nakasala lang siya, nakatabingi siya, andito banda, dito siya banda, hindi siya pasok na pasok. Gawa nitong ano na to, tong parang holder niya na to. Ano pa,
sa quick throttle, yun yung naging issue lang. Kasi nga, convert nga lang tayo. Convert lang ang ginawa natin sa quick throttle, mga sir. So ano pa? Yun lang naman yung naging issue ko eh. So ang next naman, yung sa magandang feedback naman sa akin. Sa rides naman, maganda siya kasi when it comes sa... Pagdating kasi mga sir sa overtake, hindi ako nagbibitin eh. Yung power, madali mong mapalabas yung power ng Raider. Basta pagdating sa overtake, mga sir, hindi ako nabibitin kumpara sa stock. Sa impression ko, sa unang kabit, matigas siya. Tigas yan. Maninibago ka kasi yung stock, malambot. Malambot siya. Itong Uma Quick Throttle, matigas. Sanayan lang naman. Ika nga. Pero pag nagtagal eh, masasanay ka din naman. Ito, umaano nyo mga sir. Tigas yan. Tsaka konting ano nyo lang. Konting ano nyo lang, nasa gitnang ano kaagad. Ang ano. Basta mararamdaman nyo yung power agad. Konting piga lang. So, pakita kayong sample. Mga sir, diba mga sir, konting piga lang eh, high rev agad. Ano pa ba, nakalimutan pa ba ako? So, itong ano ko sir, itong clutch pump ko. So, yan ang next episode ko sa vlog. Pero mas nauna pa nga itong vlog na to eh. Dapat mauna pa yung Bicol, yung Bohol to Tacloban ride ko eh. So, andito na pala ako mga sir sa Tacloban. Ayan, kung mapapansin niyo mga sir, nasa Tacloban Airport ako. Dito ko na lang mas pinili na pumuesto, mas medyo tahimik pa. Kasi dun sa amin nasa yung tinutuloyan ko kasi mga sir, nasa sentro kasi. Medyo maingay, mas maraming dumadaan ng mga sakyan. Kaya ito na lang ang magiging tambayan ko sa pagba-vlog muna. Ano pa? Ano siguro nakalimutan. Ano pa ba? Wala na siguro. Tsaka kung mapapansin yung mga pala mga sir, nagpalit ako ng stock muna na natambutso. Kasi bawal dito sa Tacloban ang open pipe. Pero may nakikita naman ako mang ilan-ilan. Pero syempre ayoko na malagasan ng pera. Pero nasa akin pa rin yung VMAX ko. Pang ano ko na lang siguro muna. Pang New Year na lang. Pero paano ko mga sir magpalit ng ano? Ng Apido pipe. Apido na stainless. Nag-isipan ko pa lang naman. Pero tsaka na yon, dadating din naman ako sa ganyan na pagde-decide. Sige mga paps, mga sir. Hanggang dito na lang. Alams na. Ride safe.